Hello everyone, welcome back to another episode ng ating pag-trade dito sa Abra. So ngayon ay ipapakita ko sa inyo kung paano mag-trade or mag-buy ng cryptocurrency or ng mga asset sa Abra. Pero bago yan, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, ang Janners TV, pa-subscribe naman po sa ating YouTube account. At of course, sa ating Facebook page, pa-follow naman po ang Janners Vlog. So, tara na! Okay, so ngayon ay papakita ko na sa inyo kung paano mag-trade dito sa Abra. Okay, so the first thing to do na kailangan nating isipin ay dapat mababa po yung bibilhin nating asset. So since meron ng laman ng ating currency, which is itong Philippine Peso, so ito yung gagamitin kasi natin na pag-exchange, ano? O para makapagbili po tayo or makapag-buy ng cryptocurrency. Okay, so una, ang gagawin natin ay dapat makita natin na mababa or bumaba yung isang cryptocurrency. So, ang pipiliin po natin ay itong altcoin. So, itong altcoin. So, si altcoin kasi ay bumaba, ano? So, bumaba siya ng ilang percent? 18. 17% kanina, 18 na siya. So ngayon, magbabay po tayo gamit ang Philippine Peso. Dito po tayo sa menu, add money or exchange. Ayan. And then from Philippine Peso, mag-exchange tayo or convert. Ayan. Salus. So, pinaka-minimum ngayon ng pwedeng i-trade ay 241. Pero try po natin na 239. Basta nasa, yan. So, hindi siya pwede. Kapag mas mababa kasi sa 241, hindi siya pwede. So, 241 ang pwede. Tignan natin. Kaya lang, hindi 241 yung ititrade natin. Ipinakikita ko lang sa inyo kung ano yung pinaka-minimum lamang na pwede i-trade. Pero depende ha, depende. Kasi nga, like for example, bababa yung rate ni ng ano tawag nito ng US dollar. So ibig sabihin hindi fix yung 241. Minsan last month mga January nasa 239 siya. Tapos nung 2020 naman yung nasa 250 plus ganun. Okay? So sa akin ngayon bibili lang ako ng 300 pesos. Okay? So yan. Bale, confirm, and then okay, tapos click lang po natin yung alert when SLS move. Magiging alert mo yan kapag mag-alert po ito kapag yung salus ay below 641 or tumaas siya into 708 pesos. Yan yung rate. Okay, rate niya. So saan ba makikita yung rate? Ayan, ito yung rate, 666. Pero hindi yan yung pera mo, ano? So ngayon, ang pinaka-pera ko is yung 3,600. Baka sasabihin nyo, bakit naging 3,000 agad? Eh, 300 lang pinasok mo. Hindi. Kasi nga, meron ako before na nag-buy ako before. So, balid na dagdagan lang siya ng 300 pesos. Okay? So, another. Magpapakita pa ako ng ibang ano. So, yan. Itong cure. Ayan, sayang. Tumaas na siya. Pero anyway, so itong cure, mataas yung binaba niya. Mataas yung binaba niya, no. Mababa yung binaba niya. Ayun dapat. So ayan. Pero compared sa year, mataas pa rin siya compared dito, ano? Anyway, habang tumatagal naman, as you can see, habang tumatagal, pataas ng pataas ang mga rate niya, yung price, okay? So here again, another example, magbabay po tayo. Philippine Peso, gagamitin po natin yung currency natin. It depends on you kung saang bansa ka, ano, or depende sa inyo kung meron kang ano. So, una of course, dapat merong laman yung Philippine Peso mo para makapag-exchange ka. Okay, so, punta ulit sa exchange, ganun. Magbabay ulit, another, ano. And then, gamitin mo yung Philippine Peso,
tapos hanapin mo yung gusto mong bilhin. So yun nga yung Cure kanina ang bibilhin natin. So kanina 241 yung pinaka minimum, pero depende kung magkano yung bibilhin mo. Like for example sa akin, gawin kong 1000 or 500 muna. 500. Ayan. And then 107.77. Pwede mo namang i-atras, tignan mo ulit. Siya pa rin yung 77. Minsan kasi nagfa-fluctuate eh. Pwede ka din mamili ng ganun, okay? Okay, and then alert me when Cure moves up or down. Ayan. So ganun lang siya, guys. Tignan natin yung ano. Pero hindi siya 300 na mismo mapupunta dito sa ating cryptocurrency. Nasaan na yung Cure? Ayan. 492 pesos. Hindi siya actually na 500 dahil nga may rate. Hindi ko masyadong yung rate kung magkano yung nababawas kapag nag-exchange po tayo ng Philippine peso to another cryptocurrency or sa mga asset. Basta ang pinakamahalaga sa akin, mabili ko siya ng mababa, and then kapag isesell ko, dapat, like for example, yan nga, binili ko siya ng 500. Okay lang siya na bumaba ng 492, 490, as long as mabebenta ko siya na sa mas mataas na halaga. From that 500, dapat maibenta ko siya into 600 or 1,000, dapat ganun. Dapat gain na gain yung ano mo. Kung bumaba man siya bumaba, like for example, yung 500 ko, itong 500 ko ngayon, magiging 400 or 450 na lang, ganun. Okay lang yun kasi sa tingin ko, tataas at tataas pa naman. Kaya lang kung alimbawa na bumaba at bumaba pa rin siya, ang ginagawa kong technique is dinadagdagan ko. So like for example, itong 4.60, itong price niya ngayon na 4.60, alimbawa naging 3 pesos na lang. Okay? So ginagawa ko, nagbabay ako ulit. Dinadagdagan ko siya ng, like for example, 500. Dinadagdagan ko ng 300, nagbabay po ako ulit, or 500, or mas mataas pa. Para sa ganun, kapag tumaas, mababawi natin yung pagkalugi natin dito. Okay, so ganun lang siya, guys. Ganun lang po mag-buy dito sa Abra. So yan. So thank you for watching, guys. Sana po ay natuto po kayo sa vlog natin ngayon, no? So yun lamang po, at maraming salamat. Don't forget to subscribe to our YouTube channel, Janners TV. Mag-like, mag-comment, and mag-share. And of course to our Facebook page, ang Janners Vlog. Mag-like, mag-comment, and pakishare na din po. And please don't forget to follow po yung ating Facebook page, Janners Vlog. Subscribe, Janners TV. Okay, so yun lamang po, mga kaabra. At maraming salamat. Happy earnings po sa ating lahat.